guys. Andun tayo sa ano, sa Toyota Revo. Ayan. Ayan, minamasalihan na yung ano, yung lubog, mga lubog. Mga tama. Yung mga ni-repair. Ayan. Ito dito sa likod, malaki-laki ang ito, malaki-laki ang grawang, masyadong malaki, so kailangan palitan ng ano, plancha. So yan, natigil lang kasi naubos yung acetylene. Nag-order pa kami ng acetylene tank. So yan, so ito dito yan, napakaganda, it's beautiful now and shiny. Wow, this yun ah, tama pa kaya yun. Yan dito guys, so ito dito may medyo bukol dito. Yan, so nilatero ulit, pinukpok ulit para maano ng masilya, mapantay siya, gaganda, ikinis at walang lubog. Yan yung mga pinaglilihan yan para makita kung may lubog ba yan. Yan dito. Tapos dito sa fender side, sa right side. Yan fender niya. Ito dati may ano to, disaligned to. Ngayon okay na, tapos nilagyan ng masilya para maging pantay. So nalihan na rin. Pero kailangan pa rin to ng ano, i-check muna kasi ito medyo may mga hindi pa maganda pagkaano. Pagkaliha may bukol pa eh. Mamasilyahan ulit 'yan. Tapos lilihan naman, haguri naman ulit. So 'yan ang ano niyan, 'yan ang proseso niyan. Medyo matagal-tagal na proseso. Kasi 'yan talaga masilya, matagal-tagal preparation talaga 'yan ang pinaka matagal. Mostly sa painting, ang pinaka matagal na process is preparation. Siyempre, kung maganda yung preparation mo, ang output din maganda. Oh, 'di ba? Kasi o nga, mabilis mong ginawa. Mga 1 week natapos mo na. Pero ang problema, yung preparation mo, yung ano niya, yung curving niya hindi pantay or hindi siya straight, ano din yan, magiging epekto din yan sa finished product mo. So kailangan pa lang sa preparation, doon pa lang ibuhos mo na yung ano talaga gandang result niya. Kaya dito yan sa preparation pa lang, masilya sa primer, ganun. Kung may lalateruhin, ganun, may bulok. Kasi kung yung bulok na kalawang-kalawang, hindi mo tatanggalin yon, hindi mo kakayurin. Pag ipipinturahan mo lang, or ano, mga siguro mga a week, hindi pa yan lalabas eh. Pero after mga months, 1 month, mga ganun, bubukol na siya dahan-dahan. So, magbukomplain yung mayari, bakit naging ganun? So, magiging back job yung gawa mo. So, pangit yon, pangit sa imahe ng isang pintor na ganun ang mangyayari. Yung okay naman may back job, okay tayo dyan, wala tayong problema dyan. Pero kung nakita mo na siya ang problema, dapat doon pa lang, ito correct mo na siya. So yan, yun dito ang ano, yan ang preparation yan, yung Toyota Revo gasoline. Yan, ito yan. So ito, may sako dito, kasi ilalagay ito sa gulong para hindi magmantsa. Ilalagay ito. So yan, ito yung sako. Yan, gasoline. Ito, may tambo ito eh. Yan guys, kaya napukpok niya. Para lulubog siya konti. Kasi bukol yun eh. Bukol siya. So, dapat lulubog siya konti. Para paglagay ng masilya, magiging tantay siya. Yan. Hindi na masyadong malalim, pero dapat maano siya. Sabi nga nila, di maling lubog, wag lang bukol. Kasi pag bukol, kasi pag nilagyan ng masilya, mas lalo nga angat. So, hindi magiging pantay. Hindi mo hahabol yan. Yan, yung ating pintor yan. Magaling yan. Yan. Dito lang yan, guys, sa, ano, sa GNP, sa Butan Auto Repair Shop, sa Silang Cavite. Along highway lang tayo, papuntang Carmona. Yun ang ano niya. Sa Ibayo kami, sa Butan, Ibayo. Barangay sa Butan, Ibayo, Silang Cavite. Kung ano, kung gusto niyo mag-inquire, punta lang kayo sa ano ko sa YouTube channel kung saan man ma-upload to, sa Facebook. Okay, i-message niyo lang po ako at pag-usapan natin kung ano po yung ipapagawa niyo. Yan guys. Tapos dito tayo, update tayo sa Honda Hatchback. Sa Honda Hatchback dito. Ito yung nabangga dito, sige. Ito okay na, wala na yung gas-gas.
naliha na, napantay na. Ito masilya, yan. Namasilya na rin. Preparation na yan. So, dito. Tapos itong sa previous video, alam niyo, nakikita niyo na to. Na yung pintura, natanggal na talaga siguro sa ano to, sa preparation dati. Hindi maganda, hindi naliha ng maigi. Kaya hindi ko hindi kumapit yung pintura. Ganyang kalawak guys, oh. Ganyang kalaki yung pintura na natanggal. So, sa ano pa lang to, dati kulay pula to. Yan, pula. Tapos naging yellow. So, yan. Tapos dito guys, mga bulok. Mga bulok-bulok yan. Nakaprepare yan. Yan, ililiha na. Yan. Sa preparation pa lang, dapat ma-perfect muna. Kasi, yung sabi ko kanina, sa preparation, yan ang pinaka matagal. Kasi, kahit anong galing mo mamintura, kahit anong ganung kagaling mo magbuga, sa preparation, kung pangit, ang resulta din yung pangit din kahit gano'n mo paka. Andiyan, kahit makintab pa yung pintura mo, pero may ano, alon-alon, yung ano, pagtingin mo dito, maalon-alon, wala yan, pangit yan. Ito guys, oh. Ito guys, nabubulok, tingnan nyo. Ito yung sakit kasi ng Honda din eh. Pero ito, lalatiruhin yan. Pag-uusapan pa namin ng may-ari niyan eh. Kung anong desisyon niya. Kasi tatanggalin yung ceiling yan. Tatanggalin yung ceiling yan. Yan, tatanggalin yan. Para hindi masunog pag ano ng acetylene. Yan. So, ganyan ang mangyayari dyan. So, ito. Ito na yung sarado nito. Yan. Ang kulay nito, yellow pa rin. Pero medyo parang kulay itlog na ano. Yan. Hindi na siya itong ganitong kulay. Ibabago na naman. So, parang nagsawa na yung may-ari sa ganitong kulay. Yan, kapalitan natin. Yan, iba na yung kulay niya. Oh. Diba? Dito, makintab pa. Dito, parang nagaano na siya. Parang kupas. Kasi naliha na nga. So, ito lang guys. Update ko lang kayo sa next nating video. At kung nagustuhan itong video na to, sa paano mag-prepare, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel. At i-click nyo rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating next video. Okay guys, maraming salamat. At this is Gerald the Mechanic ng GNP Sabutan Auto Repair Shop. Thank you!